So, Mystica, may batas po na po pwedeng gamitin para parusahan ka. Nananawagan, nakikiusap sa lahat ng mga Pilipino, ang dami pong pasaway sa atin. At dahil po dyan, number one na naman tayo sa ASEAN sa dami ng COVID-19. Nakakahiya po yan. Well, hindi po natin madidenya yung datos na yan. No? Pero ang ginagawa nga po natin, unang-una, nananawagan, nakikiusap sa lahat ng mga Pilipino, ang dami pong pasaway sa atin. At dahil po dyan, number one na naman tayo sa ASEAN sa dami ng COVID-19. Nakakahiya po yan. Itigil nyo na yung pagiging pasaway. Manatili kayo sa inyong mga tahanan. Kung ikukumpira nyo ang ECQ sa ibang bansa, sa Singapore, lahat sumusunod. Sa Malaysia, ganyan din. Dito lang sa Pilipinas, nagkaroon ng traffic sa SLEX at sa Divisoria, despite ECQ. Mahiya naman po tayo. Hindi ko na po natin i-deny yan. Dahil dapat tayo mga Pilipino, mahiya. Dahil nagpapakita tayo na walang disiplina. E samantalang, ginagawa naman po natin to dahil nais nating maiwasan na magkasakit ang ating mga kababayan. So pakiusap po galing sa inyong presidente. Maging homeliners po tayong lahat. Mga nanay, pwede ba ho? Kayo na ang mag-enforce nitong ECQ sa inyong mga tahanan. Mabuti po yan, pag in-enforce nyo yan, hindi makakabisita si Mister sa kanyang kulasisi. So para nyo ng awa po, stay in your homes. Now, nonetheless, we have taken steps. As you know, we have started our mass testing only recently. Totoo naman po, compared to other countries, medyo nahuli tayo dyan, but it is now underway. And the target is 900,000 PCR testing, 2.2 million rapid testing. Nung huling press briefing ko po, pinaanunsyo sa akin no, na fake news po yung kumakalat ng balita na magkakaroon ng total lockdown. Pero hindi po fake news na kinukonsidera ang total lockdown, lalong-lalo na kung magpapatuloy yung mga pasaway sa ating kalsada. So wag na po nating pahabain pa itong ECQ. Tumupad na po tayo sa ating obligasyon at kaunting panahon na lang po naman ang natitira dito sa ating ECQ. Isang linggo, konting tulog na lang po ito. Pagtsagaan na po natin. Pero pag hindi po natin napaflatten ang curve, hindi natin nabawasan ang mga kaso ng COVID, syempre po, isa yan sa opsyon na ikukonsidera. Pero ulitin ko po, wala pa pong desisyon na mag-total lockdown. Yan po ang fake news. Pero ang totoong balita po, ikukonsidera po yan pag hindi talaga bumaba ang kaso ng COVID-19 sa ating bayan. Ito po ako sa kauna-unahang graph. Ito po yung graph na minention ko. Yung pulang linya po ay nagpapakita na hindi po maling graph yung napapakita natin. Yan, tama na yan. No? Yung pula po ay nagpapakita na kung hindi po tayo nag-extend ng ating ECQ, napakadami po sanang kaso ng COVID ang nagkaroon tayo sa ating bayan. Pero dahil nagkaroon po tayo ng continuation, makikita po natin na ito po, no, yung pinakamababang linya, yan po ang ating inaasahan. No? Yung malaking pagbawas sa kaso ng COVID dahil nga po pinagpatuloy natin ang ECQ. Itong susunod naman pong graph ay nagpapakita na ng mga bagong mga kumpirmadong kaso ng COVID-19. Nakikita po natin na tumaas, bumaba at pataas pa rin po ang COVID. Nakakalungkot po na bagamat tayo po ay nag-extend ng ECQ, ay hindi pa rin natin napaflatten ang curve. Kaya nga po paulit-ulit nating sinasabi, kinakailangan lahat tayo maging homeliners. Wala na pong ibang pamamaraan para mapabagal ang pagkalat ng sakit na ito kung hindi po sa pamamagitan ng ECQ at ng social distancing. Okay, ang susunod naman po nating graph ay nagpapakita nung tala ng mga bagong mga namatay dahil sa COVID-19. At nakikita po natin na bagamat meron pong pagbaba sa punto ng matapos ng mahal na araw hanggang ngayon, eh hindi pa rin po tuluyan niya na bumaba. Importante po ngayon na lalo pa nating paintingin ang ating ECQ sa darating na linggo. Now, ano, at syempre, ang sabi ko nga po kanina, yung mabuting balita,
na napakadami naman po ngayong mga nagre-recover sa sakit na ito. Ibig sabihin, tamaan man tayo, eh may pag-asa po na tayo'y gagaling, pero mas mabuti po na iwasan na natin tayo magkasakit, manatili po sa ating mga kanya-kanyang mga tahanan. Now, ano naman po ang ginawa na ng gobyerno, no? Well, alam niyo naman po, unang-una, doon sa ating ang ating gobyerno ay dalawa pong ginagamit para matulungan at ibsan ang kahirapan ng ating mga kababayan dahil hindi nga po tayo nakapagtrabaho habang tayo ay nasa ECQ. Well, unang-una muna, no, bago yung mga ayuda na binibigay ng ating gobyerno, meron tayong tinatawag na mga monetary policies, no. Yung ating central bank po ay nagbaba ng reserve requirements para mas marami pong pwedeng ipautang at mas marami pong salapi na umiikot sa ating ekonomiya. So far po, nagbaba po ang central bank ng kanyang reserve requirements sa mga banko ng 2%, kada porsyento po equivalent sa 110 billion at ang suma total po ngayon ay meron tayong 220 billion na salapi na umiikot para po maibsan ang kahirapan ng ating mga kababayan. Bukod pa po dito, ginagamit din po natin yung national budget, yung mga serbisyo at mga biyaya, tulong na nanggagaling sa gobyerno. Nandiyan na po yung mga food packs na na-deliver ng ating DSWD, 401,301. Nandiyan po yung 65 billion na na-distribute na natin, na galing po yan sa SAP na naisabatas po ng Bayanihan Act. Nariyan din po ang ating tulong galing sa Department of Labor and Employment. Nakatulong na po tayo sa 118,086 na mga manggagawa dun sa mga informal sector. Ito po yung mga nagtitinta sa palengke, mga hindi rehistrado sa mga employers, no? At tayo po ay namigay na ng halagang 206 million pesos galing po sa DOLE sa pamamagitan ng programang Tupad dun po sa mga informal workers ng ating ekonomiya. Para naman po doon sa formal workers o yung mga nagtatrabaho sa formal na sektor ng ating ekonomiya, meron na po tayong nabigyan ng biyaya na 167,941 na mga manggagawa. At nakabigay na po tayo sa pamamagitan ng COVID-19 Adjustment Measures Program or CAMP ng 840 million pesos dito sa mga manggagawa sa formal na sektor. Lahat po ito ay dahil naiintindihan natin na kung hindi magtatrabaho ang mga manggagawa, walang kakainin ang kanilang mga pamilya. So sinasagot na po ng gobyerno, no, galing po sa national budget ang mga pangangailangan ng pinakamahihirap na ating mga kababayan. Pero bukod po dyan, hindi lang po yung mga pinakamahihirap ang ating binibigyan ng biyaya, no? Pati po yung mga maliliit na mga negosyante, yung small and medium enterprises, ay binigyan na po natin ng 50 billion sa pamamagitan ng salary subsidy, no? At gaya po ng mga programa para sa mga mahihirap, magkakaroon po ng 5,000 to 8,000 pesos per month for 2 months ang mga nagtatrabaho sa mga small and medium enterprises dahil ito nga po ay sa katotohanan na dahil sa expanded community quarantine eh hindi po nakapagtrabaho yung mga empleyado ng mga maliliit na mga negosyo. Bukod po dyan, yung ating mga GOCCs gaya po ng GSIS ay nag-extend na po ng mga pautang sa kanilang mga miyembro, ang GSIS, ang SSS at ang Pag-ibig po ay nagpautang sa kanilang mga miyembro ng halagang 20,000 pesos. Ang Pag-ibig po nagbigay rin ng 3-month moratorium para dun sa pagbabayad ng interes sa mga housing loans, no? At sa transport sectors naman, ang DOTR po ay nabigay na ng tulong pinansyal 5 to 8,000 pesos din kada buwan sa 15,854 ng mga chopper ng jeepney, bus at mga motorsiklo. Sa PhilHealth naman po, sa period ng February 1, 2020 hanggang April 14, 2020, wala pong binayaran o babayaran ang mga nagkaroon ng COVID-19. Simula po ng April 15, meron pong tinatawag na case rate o package rate na babayaran ang PhilHealth at ito naman po ay hanggang 700,000 pesos para sa severe kaso ng mga pneumonias. Ang ating mga OFWs ay binigyan din ng tulong ng ating OWA at
As of April 15 po, meron ng 10,240 OFWs na nabigyan ng ayuda ng ating gobyerno. Meron pong 2,641 ng mga OFWs na nabigyan ng temporary shelters. Meron na rin pong 3,347 OFWs na natulungan ng libreng transportasyon. At meron pong 3,688 seafarers na nabigyan ng food pack sa pamamagitan ng Tulong Marino Program. Meron po mga 564 OFWs na stranded sa Clark na nabigyan ng pagkain, akomodasyon at tulong sa transportasyon. Ang suma total, meron na po tayong 96.53 million na na-release para sa 9,653 OFWs na tagsa 10,000 po kada isa as part dong sa tinatawag na programang Benefits Availment Program BAP ng COVID-19 Relief Assistance. Lahat po ito ay dahil nga kinakailangan mabigyan ng pagkain at iba pang mga pangangailangan ang lahat ng Pilipino bagamat tayo po ay nag-ECQ para po masalba ang buhay ng ating mga kababayan. Ang sabi nga po ng World Bank, ang impact ng lockdown ay patuloy. Kinakailangan pong ipatuloy ang social distancing. Kinakailangang isalba natin ang mahigit kumulang 100,000 lives. At kinakailangan bigyan natin ng oras at panahon para ang ating health system ay magkaroon ng pagkakataon na magbigay ng serbisyo sa lahat ng mga mangangailangan. Ulitin ko po, yung ECQ, pinabagal lang ang pagkalat ng sakit dahil hinahanda po natin yung ating health system para magbigay ng serbisyo sa napakadami pang po pwedeng magkasakit ng COVID-19. But, ang mensahe po ng Presidente, gagamitin po natin ang pondo ng taong bayan kung kinakailangan, sabi nga po ni Presidente nung Tuesday, kung kinakailangan ititigil niya ang lahat ng infrastructure projects, kung kinakailangan gastusin ang pondo ng bayan para magkaroon ng pagkain at iba pang mga pangangailangan ang ating mga kababayan. Sagot po tayo ni Presidente Digo. Alam niyo po si Presidente, naninindigan po yan para sa karapatan ng malayang pananalita. Pero pati naman po sa larangan ng human rights law at international law, hindi po absolute ang freedom of expression. Meron pong hangganan yan. At nakasaad po sa International Covenant on Civil and Political Rights, no, na a state can derogate, among others, dito po sa freedom of expression kapag meron pong national emergency. Alam po natin na ang COVID ay hindi lang national emergency. It is an international emergency. So po pwede po tayong magkaroon ng derogation, po pwede pong limitahan ang freedom of expression. At yan nga pong ginawa natin sa Bayanihan Act. At babasahin ko po ang artikulo ng Bayanihan Act. This is Section 6, letter F. Individuals or groups creating, perpetrating, or spreading false information regarding the COVID-19 crisis on social media and other platforms, such information having no valid or beneficial effect on the population and are clearly geared to promote chaos, panic, anarchy, fear, or confusion, and those participating in cyber incidents that make use or take advantage of the current crisis situation to prey on the public through scams, phishing, fraudulent emails, or other similar acts. So, Mystica, may batas po na po pwedeng gamitin para parusahan ka. Wala pa po kaming posisyon, wala po kaming kinalaman kung talagang merong ganyang inisyatibo na pag-resignin ang ating kalihim ng Secretary of Health. And gaya ng paulit-ulit ko nang nasasabi sa mga nakalipas na panahon, every cabinet member serves at the pleasure of the President, and habang hindi sila tinatanggal, the President continues to have full trust and confidence in them. At tatatit na rin po kaming mga tao ng gobyerno na makalabas at makaikot, no? Pero yung ating, kung tayo po'y makakalabas at makakaikot, ay depende po yan sa mangyayari na sa susunod na linggo. Pakiusap po, manatili sa ating kanya-kanyang tahanan dahil ito naman po ay para sa ating kabutihan. Pag ginawa naman po natin to, we will heal as one. Maraming salamat po. Magandang hapon po.